Saints po. Ako po ay dito sa bansang Canada. Para bilangin yung mga lata. You know me? Jimmy Saints. Kamusta po kayo lahat? Jim Sinks! Andito po. Nakapaligid sa akin ang snow. Nako, sobrang lamig. Anyway, kaya po ako nandito para hihatid sa inyo ang konting kaalaman kung bakit ako nandito. Ako po ay nandito para ipakita sa inyo ang pangingisda dito po sa isno. Kaya alam niyo naman sa atin, dyan sa Pilipinas, pag nangingisda, sa dagat at sa ibang bansa po, iba. Ito dito, mismo sa isno, mangingisda. Ipapakita ko sa inyo ang sistema ng kanilang pangingisda. Muli po, ako'y sundan nyo. Si Jim Sinks po ay at your service center at nandito para sa inyong lahat sa lamig. Eto po, sundan nyo po ako, ha. Ating pupuntahan para ipakita sa atin kung anong sistema ng kanilang pangingisda dito po sa isno. Okay po, sundan niyo po ko. Po, manapit na po ako sa mga nangingisda dito sa isno. Thank you.
sila. Ayan po sistema ng kanilang pangingisda. Meron silang masin, motor, para butasan yung yelo para, ayan po, napakita natin. Ayan po, yan yung butas. Ayan po, ilalagay yung pain para makahuli na isda. Ayan po, mga isa, dalawang butas. Ayan, pakita ko sa inyo yung sistema. Ayan, o. Oh. Ayan po, ito. Kinakayod nila. Yung snow. Medyo may katagalan po ang panghuhuli ng isla dito. Kasi ang kailangan nilang limasin pa yung yelo. Sinasala pa nila. Kasi pag itinanggal ito, magpuntok ito siya. Oo. Then, ito po. Yung nilalagay nila ho dyan sa butas. Yan. Yan yung kanila tinatawag na sa atin, pamingwit. Lalagyan nila yan, parang yun ang ano eh. Yung sign. Kung meron ng kumagat o nakakagat na doon sa pain, yan po, meron nung silang labad din yan. Yan. Naka-down yan. Kaya pag tumaas yan, just in case somebody here. Yeah. Pag tumaas yun, ibig sabihin nun, naka-ano na yung ano, naka-ready na yung, naka-ready na po yan. Hop! Ayan. Pag yan, tumaas mo uli yan, may huli na. Yan. Medyo may katagalan lang o. Mga 10 araw. Hindi ako. Yam-yam. Medyo matagal pero... Lalabas na po yan. Mga anong ko kayong nakakaano rito? Nakakailang huli kayo na isda? Eh, may limit dito eh. Yung Northern Pike, limit 3 lang siya. Ah, 3 lang. Yung po, sila sa panghuhuli na isda, limitado lang sa 3 isda ang kailangan mahuli. Pag yun eh, sumobra, bawal na po. Yan. Meron talagang ano eh, kailangan eh, limitado lang. Tsaka kung katagal kayo dito ng mga 5 oras, eh, hindi na ako makakali sa pwesto nyo. Dahil mismo kayo, yelo na. Woo! Oh, napakagandang experience ito. Kaya ko lang na-experience itong nangingisda dito po sa yelo, sa isno. Ayan. Pag hindi utumas yan, ang ibig sabihin yan, walang huli. Eh, medyo matagal lang yun talaga. Ayan, medyo umaraw, magandang araw. Ayan, lumabas ang araw. Ayan, ito yung ginagamit nilang ano, pambutas ng yelo. Ng ice. Mahaba-haba rin. Oh, abangan lang ho natin. Pag
gaano, ipapakita ko sa inyo yung huling isda. Okay, ito po, kaibigan natin, kababayan natin dyan sa Pilipinas, si Edwin. Oh, hello. Ayan. Edwin, mga ilang taon mo na natutunan itong panghuli ng isda sa isda? No, actually, 1 year pa lang. Last year. Oh. Yeah, nakasama akong, ano ba, yung mga German friends ko. Oh. Saka, from Smith. Tinro nila ako. Oh. Eh, tapos, madali ba? O may kahirapan ng sistema. Kumbaga, hindi naman siya kasi ano, hindi naman siya work or ibang magkaroon ka ng income. Talaga parang hobby lang siya. Hobby. Yeah. Oh, ito po, hindi ito para pinahuhuli nila, binibenta, hindi ho, hobby lang ho ito. Ngayon, magandang experience naman. Si Edwin. Mga gaano lalim niya? Oh, actually yung pang butas natin yan, 3 feet yun. Kaya yan, nabanggit ko sa akin ni Edwin. Eh, medyo may katagalan din yung para makahuli ka nito ng isda. Ayan, kaya ito, ayan, pag tumasa po yan, ibig sabihin, may huli na. O, abangan natin, ha? Isa ba yung isda doon sa ilalim? Kaya marapit lang sa akin. May break time din. Para, yung may break time para sa nagkatrabaho. Pasok na alas 6, alas 5, alas 8. Break time na alas 8. Sila naman, ang break time nila, pag-uray natin, 10 a.m., alauna ho. Ayun, gutom na ho yun. Kaya, yan, tataas na po yan. Tama, ayun. Kaya ngayon, patulog na sila. Kaya, swerte na lang tayo pag bago ka tayo. Oo, yeah, swerte rin. Meron hindi kayong araw na walang huli? Meron talaga. Minsan, hindi kami nasisiro, pero ang kasi may sukat eh. At least 2 feet yung ano, yung northern isda. So, 2 feet and about. Down. Yeah. Pagkakinip mo yun, ay, tapos sa checkpoint, huli. Ah! May penalty. Ganun po pala, may sukat po rin pala yung huli. Halimbawa, may ang talagang sukat na allowed sa kanila na mayuwi. 2 feet. Pero pag sumobra ho sa tupit, alam mo na, checkpoint, ay mayuhuli eh, hindi nyo mayuhuli yun. May kukumpiskehin nila. Kumpiskehin sa ticket. Tsaka titikitan kayo. Yan po ang ano dyan, ang kaibahan sa atin. Dito may mga sukat at saka may limit na 3 isla lang ang dapat pa. Northern Pike. Kasi ang karaniwan na uhuli dito eh, Northern Pike. Pero tingin mo ha, umiinit. Pero yung may time eh, nadadaan na kami, nalulusaw. Yung yelo, natutuno na. Pero sandali lang eh, pag kinabukasan, malamig na naman, puro yelo. Kasi yung weather dito sa ano talaga. Minsan na, ito. Yung actually 4 season nga, parang ganun. Oh, season. Yung 4 season in a day. Exactly. Araw, ulan, snow, tapos summer. Talagang ano eh. Ako, totoo lang, aminado ko. Medyo nahirapan ako dahil first time kong naka-experience ng snow eh. Eh, meron nga ang time, first time po dito eh. Nakahiga na ako, nag-chill ako. Oh. Eh sabi ko doon sa misis ko, sabi ko, ma, nag-chill ako, giniginaw ko. Eh pero totoo po ito, sabi ko, di ginawa niya ako ng blanket, sinapin na, bali 3 blanket ang naipatong sa akin para hindi ako mag-inginaw. Okay. Kalaan mo maisip ko na, di ba pwedeng hinaan yung aircon? Sabi, anong gagawin ko? Laki aircon dito. Ano yan? Yung panahon niyan talaga. Puro yelo yan. Eh, hindi ko rin naisip doon. Pero talaga, totoo nangyari. Ma-enjoy mo dito pag nag-tagal ka lalo. Ma-enjoy mo dito. Oo, mahirap eh. Talagang nasubo ako. Aha. Oh, pero sayang naman kasi kaya naman ito, sinaga ko. Kasi
para malaman natin mga kababayan yung experience natin sa pangingisda dito sa ilalim ng isno. Kaya ito, ginagawa na namin. At kaya lang, medyo maghihintay lang. Oh, para din namimingot din eh. Yung mga namimingot din, matagal din yun eh. Hindi naman madali rin yun eh. Sa dagat yung namimingot. Kasi magkasama yung mga yung family mo, yung friends mo. Oo. Yun. Kasi nagano kami rito. Magpa-pirate kami rito. Nagpa-bonfire. Ah, pwede yeah. Hindi bawal. Pwede naman. So, dahil siyempre sa lamig, yan na iisip din nila mag-bonfire para may konting init sa katawan nila. Eh, paglalakad lang sa papunta dito, yelo, may talagang may matutuntungan kang malalim eh. O, kaya ito, itong gamit ko, pantukot, pangtunong sa paglalakad. Okay, abangan po natin uli ha. One eternity later. Parang hindi yata tayo sinuwerte. Eh dahil sa medyo, ang sabi nung kasama ko, eh medyo mo kailangan ang lalim ng butas, 3 feet. Eh, inintay naman namin hanggang sa yung paa ko, lumalalim yung apa ko dun sa yelo, na napakalamig. Kaya hindi ko maipakita sa inyo na mismo dito sa ginawa namin, eh nakahuli kami. Maybe next time, kasi medyo talagang napakalamig. Ayan po, ayan. Ayan po yung nag-i-experience natin dito. Dito po sa Landon Lake. Dito po sa south ng Calgary, Alberta. Dito po. Ayan po at talaga pong may katagalan lang ang panghuli. Dahil gaya ng sinabi natin kanina na ang dito tsempuhan din. Meron din yung pagkakataon wala ko silang huli. At kung may mahuli man, ulitin ko lang, 3 isla lang po ang allowed na pwedeng huliin. At saka may sukat po. Kailangan 2 metro lang. Pag sumobra ho sa 2 metro, huli, titikitan kayo. Kaya ayan po, muli po, yung maiksing maikli na karanasan na ipinahagi ko sa inyo, ay nako. Mahirap pero napakasaya. Experience po. Ito ay hobby ng mga nakilala ko. Gusto kong pasalamatan ang pamilya ni Edwin Puntanilla at sa mga kaibigan niya na tumulong sa amin. Ang Timbol family, ang mga kaibigan natin, mga Dela Cruz, at sa lahat po ng kaibigan dito sa Alberta, dito sa Canada, Alberta, Calgary, Alberta, Canada. Maraming salamat po. At sa mga subscriber natin, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating mga YouTube channel dito po sa Jimmy Saints. Hindi po, Jimmy Saints, always at your service center. Loves you 3 times a day. Stay safe and healthy. God bless you more. Mabuhay!